ka. So dahil hinihintay namin si Matthew na hindi naman pala sasama sa amin, ay na-late kami sa train. Kaya ngayon nagmamadali kami dahil kailangan namin makarating ng Milan. Dahil si Mother ay mag-aayos ng... Pension ni Tatay. Na siyang beneficiary. So kailangan namin pumunta ng Milan para mag personal appearance si Mami para makita na siya ay buhay pa. Alive na alive and kicking. So let's go guys. At dahil pupunta na rin tayo ng Milan, mag-tour na rin tayo doon at mag mukbang. Kaya diba contente eh. Oh, later na ha. Maiiwanan na kami ng train. Nakakaloka. Dito na tayo mga love sa busy station ng Milan, Milan Centrale. At hintayin ko lang ang anak ko si Mando umabol sa mabagal na train. So kailangan namin siya hintayin kasi hindi namin alam kung ano pumunta ng consul ng Milano. Kaya kailangan natin hintayin si Mad, Mami. So dito lang tayo. Okay? Ciao! Voglio ringraziare gli spettatori italiani, anche se poco, ma grazie mille. Allora, signor Fabio, signora Isabella, Francesco, signor Giuseppe di Puglia e signor Alberto di Parma, nonna Marisa, grazie mille dal mio cuore, anche se non capite questo vlog perché non riesco a dire tutto in italiano, quindi devo usare tre lingue, inglese e filippino, quindi speriamo che almeno capite qualcosa. Quindi grazie mille dal mio cuore, ringrazio veramente, grazie molto. Thank you.
Naghahanap kami ng Filipino restaurant. So ito yung ni-refer sa amin ni Madam Erlene. Barbecue Filipino style. Yan ang ating mga tour guide. So ayan. Ayan po si Madam. So in order namin ay yung sari-sari platter. Saka ano nga. Namatay ng pabuk. Namatay lahat ang pabuk na. Anong in order mo mami? Kare-kare. Saka yung soup. Saan yung soup? Simbolo ng aking ano. Sabaw BQ. Ayan. Ito yung favorito ko. Ang kare. Hindi, magsalita ko. Anong specialty nyo dito? Barbecue po. Kagaya ng aming pangalan ng restaurant. Ake sisig po. Marami pa pong ulam na pwede ano. Abiyan mo, ake yung budal fight, ke potete fare, yung grupo. Potete ake festeggiare qua dei compleanni. Ano, no, split sila bunso, mga Pilipino. Basta ma-prenotate lang po kayo. Basta www.barbecue-1.it. Yon, nandun po lahat. Nag-deliver din po kami. Pwede rin kayong at Asporto. Ka-order kayo sa sito, tapos pupunta nyo lang dito. Ready na siya. Nice. May halo-halo din kayo, di ba? See, that's so na mainit po. Meron na po kaming halo-halo din. Version namin ng barbecue one. Ito ba mayari? Hindi po. Si Kuya Christian po. Okay, wala siya. Nasa loob. Ay, nakakaya. Napasok kayo bari. Huwag na nakakaya. Okay, thank you. A few moments later. Ayan po ang aftermath ng aming kinain. So ano po masasabi ng dalawang kasama? Wala kaming masabi dahil busog na busog. Busog na busog at masarap po ang barbecue niya. Ang naubos talaga yung barbecue niya. Look, as in talagang even yung kanilang barbecue chicken, napakalambot. At yung barbecue nila talagang masarap. At ang aking paboritong kare-kare ay po nila naman. Super sarap. Si Madam Erlene po ang nag-refer sa amin dito. Ayan. Yes. Po yung sisig nila. Napakasarap din. Ah, diba? Ito po, ano na. Family platter. Family platter. Hindi namin mabuskan. So, kanina, balak namin, budal fight ang orderin namin. So, baka hindi din pala namin kayanin. Busog na talaga kami. Hindi kaya siya malakot. Dapat ano bunso, madami ang servings ng budal fight, ano? Opo, depende po sa dami mong kakain, dami po nag-aaral ng portion. Pang ilang tao yung budal fight? Maximum yung isang malaki po, pang 6 siya. 6 person? Hindi nga natin kakayanin. Opo. Pero yung kung ilang kayo, kung duwe, meron din kami maliit. Ah! Pwede rin pong mag-isa, pwede rin pong take out. So, pwede din pala yung duwe. Opo. Sa ating tatlo, since mahina kayong kumain. Yun, ano lang. So ayan yung lumpia, pwede mo siyang ipalit sa liempo. 'Di ba? Tama? Mm-hmm. So kung ayaw mo na lumpia, pwedeng liempo doon sa family. Alam niyo nakadalawang kanin na ko. Kaya hindi ko na kaya yung kalahati. Anong mas prefer mo, yung kaning puti, yung garlic, yung sinangag? Garlic rice pala. Pero masarap din sinangag. Kaya. At ito nga pala yung sabaw. Barbecue sabaw, sabaw barbecue yata. Yeah. So, yes, sabaw barbecue. Sabaw na may mga barbecue sa loob. Yes. Mm-hmm. Yan, thank you mga food bloggers. Ayan. Po ang dalawa nating cook.
Yan po. Mababait na. Ano pong name niyo pa? Jerome po. Jerome. Hi, Jerome. Ako po si Diego. O, di ba? Nakaka-cute ni Diego. Parang si Ani, parang sa, ano sa F4? Si Zhao Mengzi. Yan, meron silang ano, yung mga nagpunta dito, ano? Picture lang ako ngayon. Sasin niyo pong picture dyan. Sige. Sige. Wow. May-ari ng board. Opo, ano po. Pakilala po kayo kaya. Eh, si Christian Santo Tomas po ako at may-ari ng barbecue rin po. Taga sa atin? Ah, eh, si Mama taga Ilocos Sur, wow. Santa Lucia. O si Papa taga Obando, Bulacan po. Wow. Pero sa Pilipinas, saan kayo nag-i-stay? Sa Mikawayan po. Mikawayan? Opo. Taga Bulacan po kami. Yeah. Malolos. Malolos. Kasabay ng mga lahat. Isa na ng mga kabayan natin ang nagtagumpay dito sa Italy! Diba? Kailan pa po ang barbecue one po? Ano po? Kailan pa po nyo itinayo? Eh, nung may COVID pa po, October 2020 po. Okay po. Mm-hmm. Okay, eh, okay naman po. Mahirap. Eh, si sa una medyo mahirap po, pero adesso okay lang. Okay. Okay na ngayon? Opo. Naka-recover na? Opo. Kaya lahat ng Tiga Pharma, pag napunta kayo sa Milano, dito po, napakasarap na kanilang barbecue. Yes. Ang lahat. Lahat masarap. Malapit lang po siya sa metro ng Corvetto. Yeah. Salamat po. Salamat po. Kuya Christian, matanda pa kami. Nood po kayo ng vlog, Jillian D. Vlogs, picture ko po kayo. Ah, okay. Salamat. Salamat po. Sa Duomo di Milano. Teka lang, baka mahulog ako, guys. Woo! Hingal ako dun, ah. Yun, ganda. As usual. Hello, mga love-log. So, dito, pag pumunta tayo ng Milano, hindi maaaring hindi tayo dadaan dito sa Duomo di Milano. So, pagkakataon natin ngayon na pumasok sa loob dahil walang tao. Let's go! At mag-pray. Ay, mga lablab, hindi kami pinapasok. Kahit siya, residente siya ng Milano, si Madam, hindi siya pinapasok. Kailangan daw may ticket na din. Yan. So, kahit hindi na siya open to public, kailangan nating bumili ng... Or otherwise, kung mayroong misa, magiging open sa public. Open sa public. Pero pag ganitong weekdays, ay kailangan siguro ng ticket. My God. Mga kapatid, sa totoo lang, sa sobrang mahal naman pala ng pagpasok doon sa loob, ay hindi na lang ako magdadasal sa gilid, ha? At pwede naman, maririnig naman ng Panginoon kung ako'y nagdadasal kahit saan lugar. Okay? Try. So ito na nga, mga lablab. Dahil nga hindi siya open to public dahil walang mask, kailangan daw namin magbayad ng 8 euros each. So ang nangyari, gusto ko din sanang umakyat doon, sa taas. Yan, kasi lagi siyang i-feature din ng mga pumupunta dito. So, ang problema naman, kapag gagamit ka daw ng hagdan, 215 steps, sa init na ito ng araw, ay magbabayad ka ng 20 euros. And then, kung gagamit ka ng elevator, 25. So, kaming tatlo, 75 na kami. So, sabi ni Mami, kasama na doon yung loob at yung taas. So, sabi ng Mami, magdadasal na lang daw kami dito sa gilid kasi matipid siya. So, yan, hindi tayo nakapasok. Ang ating mission ngayon ay hindi natin nagawa. Shoutout, Ate Virgie Ariola. Ate na may tsura namin. Asa si Madam? Nandiyan na kahit dito. Yun. So, kaya hintay namin sa'yo dito para mapanood mo yan. Nakakaantok. So, meron ditong park, guys. Ayan, magsalita. O, diba? Ayan, may mini park na medyo malamig-min dahil may puno. So, sa paghihintay namin kay Chang Burgi, dahil hindi kami nakapasok ng Duomo dahil napakamahal. Diyos ko Lord, para ka nang pumunta sa ibang bansa. Ang pamasahe daw sa Barcelona. Barcelona ay 45. Ay, pagpapasok kami doon, magagastos namin 75.
Grabe naman. Ang mahal. Sabi ni Mami, sa pagod. Nandito na kami ngayon sa drink, pabalik ng Parma. Nakakatuwa dahil isa na namang Filipino na kilala natin at yung staff niya, ang staff niya doon, tatlo. So nakakatuwa, mabait, di ba Mami? Yun, sa Barbecue One, yan yung Filipino restaurant. So pagbalik natin ng Milan, ay kinausap ko na ulit si Madam Erlene at si Chuck Bergy na pupunta naman kami doon sa isa pang Filipino restaurant na pagmamayari din ng isang Pinoy. Ayan, kung saan nagtatrabaho ang aking elementary classmate. Kaya nakakatuwa, di ba, na ma-witness natin yung mga ganitong tagumpay ng ating mga kababayan. Ayan. So, huwag nyo makalimutan na i-click lagi ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. At lagi nyo siyang i-like at mag-subscribe. Mag-invite kayo ng mga subscribers para madami pang makapanood ng aming mga ginagawang vlogs dahil lahat ito ay aming pinaghihirapan. Diba, Mami? Wala nang masabi ang aking mother. Ang daldal ko. Goodbye! God bless! And thank you, Lord!